What's up mga sir? Ngayong araw na to, pag-uusapan naman natin. Helmets. A 1,400 grams. Next na gagawin natin mga sir. Yan mga sir, buksan na natin yung box. Ito, yung kanyang box. Ang i-review nating helmet ngayon is yung LS2 Rapid. Yun yung model niya. Kita nyo ba dito? FF353 Rapid. Binili natin to about 2 weeks ago mga sir. So yan. Okay, buksan na natin mga sir. Yan, it comes inside a helmet bag mga sir. So, wala nang ibang laman, meron siyang silica. Meron siyang silica gel na nasa loob mga sir. So, this is the helmet mga sir. Yan, buksan natin. Meron pang cover. Yan. Okay, this is the side. This is the front. Side, back, and these are the insides. So, ito mga sir ay size XL. Naka-fit to sa ulo ko eh. Nag-fitting talaga ako. Siya yung pinaka the best sa size ng ulo ko, XL. The helmet weighs 1,400 grams. I don't know if you can see that, but here it is. It weighs 1,400 grams plus and minus 50. Meron tayong ICC sticker, tapos meron siyang ECE certification. ECE certification is for European standard. Sa ibang bansa, yung ibang helmets nyo, ang meron niyan DOT, yung iba SNELL, yung iba CRASH, and so on. So sa LS2, ECE yung ginagamit niya. Tanggalin na natin tong protector na to. So, yan. Pogi, you know? It retails at 2,900 pesos, mga sir. Looks nice. By the way, mga sir, tong helmet review na gagawin natin, this is based entirely on my own opinion. Yung mga helmets na i-review natin sa mga susunod na vlogs pa, walang sponsor yon. Lahat yon binili natin, mga sir. Tapos, kung sakaling magugustuhan yung review natin, do take note na yung head natin, yung facial structure natin, magkakaiba. Ikaw na rider, maaaring payat yung mukha mo, maaaring chubby ka. Kaya take this review with a grain of salt. Ibig sabihin, pag-isipan mo rin mabuti kasi baka mamaya, yung mukha ni Sir Mel, hindi naman pareho sa facial structure ng mukha niya. So, para dun sa kapareho ng shape ng mukha ko, yung review na to, pwedeng-pwede to sa inyo. Okay? Okay mga sir, so pag-usapan natin yung mga features ng helmet na to. So una, yung visor, I think LS2 and the other supplier nagsusupply ng clear lens nito, merong iridium, merong tinted lens, kaya maganda yon dahil pag ito ay nagasgas, maganda na yung ating supplier or yung helmet manufacturer, take note na yung bibili yung helmet, dapat merong sinusupply na visor para pag gusto nyong palitan, pwede nyong palitan. Okay, so ito yung kanyang angatan mga sir, oh. Wait, let's just up. Okay, so it only holds two position lang. Taas, saka baba. Wala siya yung katulad ng ibang helmet na pwedeng naglalak yung gitna, halfway, and so on. Siya, isa lang. Isa, dalawa. Next mga sir, yung vent. Okay, there's a front vent here. Meron tayong top vents. Okay, so yon. Isa, dalawa, tatlo. And you have the exit here. So dito lalabas yung hangin na pumapasok dun sa mga vents, mga sir. Yung design ng kanyang lock, mga sir, is
quick release, okay? So, yung mga gusto yung ganito, yan, yung LS2 Rapid, quick release yung ginagamit niyang helmet strap. Next mga sir is yung cheek pads. Tingnan natin kung removable siya. Yeah, it's removable. Tanggalin natin yung isa. Wow! Gulat ako dun ah. Mamaya ako nasasabihin kung bakit ako nagulat. So ito, yung mga cheek pads niya, yung inner linings niya rito sa helmet. Yun. Ah, pwede siyang labhan. Mga sir, kung bakit ako nagulat is because of this one. Yung bilog na to. Kita nyo ba? Itong bilog na to mga sir, ang purpose niyan, para pwede kang maglagay ng communicator. Yung speakers kasi, dito natin yan nilalagay sa loob ng helmet. So meron yan dito, tapos meron din yan dito. So nagulat ako mga sir, for a cheap helmet na meron siyang lagayan ng communicator mga sir. Dito pa lang, nagugustuhan ko na tong helmet na to ah. Yung binabanggit kong speaker para sa communicator mga sir, ito yun oh. Yung katulad dito sa AGV na helmet ko, meron siyang butas talaga na nakalaan para malagyan ng speaker. So, yun lang mga sir, dagdag lang. Ito yung comms. Hindi ko pala nabanggit kanina, meron siyang parang nose guard. So, ayan oh, para pag nagda-drive kayo at binuksan niyo yung inyong visor, meron pa rin kayong guard dito para hindi pumasok sa ilong yung mga alikabok, mga sir. Regarding the quality of the cheek pads, it feels a little bit on the soft side. Masyado siyang malambot. Kaya ang tingin ko dito, if ipang aaraw-araw niyo tong helmet, madali itong i-impis. Alam niyo ba yung impis? Yung since palagi yan nandito sa mukha niyo, ninipis agad yan. Yun lang. Yun pa lang naman yung nakita ko so far. Next mga sir, if you're gonna use this one for moto vlogging, meron tayong specific chin mount para dito mga sir. This one is sponsored by Hansi. Thank you Hansi para sa LS2 Rapid chin mount natin mga sir. Fit natin siya dito para makita nyo. Thank you Hansi para dun sa ating LS2 Rapid mount chin mount. Thank you po, thank you po. Ito na mga sir, nakabit na natin yung ating Hansi na chin mount. Nakakabit na rin yung GoPro natin. Yan, vlogger na yung datingan. It looks very cool, no? Ang ganda ng color niya, matte black. Isusuot ko siya mga sir para makita nyo how it fits on my face. It fits nice and it doesn't feel cheap mga sir. The plastic, the foam, it doesn't feel cheap. I think worth it siya para dun sa price. Alam mo yung minsan pag bumibili kayo ng gamit, na alam mo yung binayad mo, sulit dun sa amoy. By the way, this helmet smells really, really nice, mga sir. Ayan, feels nice. Okay, front view, mga sir, front view. Side view. Side view ulit. Then, rear view. Okay, mga sir. Next na gagawin natin mga sir, labas na tayo para makapag moto vlog. I-review natin yung wind noise. Kung ito ba, mga vents na to, baka budol lang to, baka hindi naman to gumagana. So i-check natin siya mga sir. Real world test, walang bias mga sir. Okay? Okay, so palabas na tayo mga sir, suotan natin yung helmet. Pili lang tayo ng bike. Okay? Mini, mini mo. Babalik sa kanya. Okay, so doon daw tayo. Ito mga sir, nakasakay na tayo sa big bike natin. Ikot lang tayo dito sa lugar namin sa San Jose del Monte, Bulacan. Meron ditong magandang lugar na magubat, mahangin. Para matesting natin tong helmet na to kung meron siyang strain sa leeg ko. Pero alam nyo, maganda yung feel niya sa ulo ko eh. At 1.4 kilos. At alam nyo naman, nasanay akong rider mga sir. Kaya siguradong hindi ako masyadong mapapagod dito mga sir. It feels comfortable mga sir. Tamang tama siya sa mukha ko mga sir. Yung strain dito sa tenga ko wala masyado. Maganda yung shape niya. Yung pagkakahulma ng lining niya dito sa left and right part ng ear. Kaya walang nakadiin sa tenga ko.
ganda. Let's check for wind noise, mga sir, ha. Tatakpan ko yung visor ko, sarado natin. Oh, nice, ha. Tayo ako para mas maganda. Aha. Maganda siya, mga sir, ha? Tahimik. Hindi ko ini-expect na sa ganitong price tahimik tong helmet na to. Ang ganda ng fit niya sa mukha ako, ha. Talagang LS2, baka naman. Funny. Funny ka, Sir Mel. Mga sir, nagsuot ako ng balaklava sa mukha ko para makita nyo yung ano, kung nagpa-fog. Pero ito actually, nagpa-fog na siya. Pero what do you expect from a cheap helmet, entry-level helmet? May nabibili naman na anti-fog, eh. Kaya huwag nyo nang problemahin yun. Meron naman siyang, meron siyang pin lock, mga sir. So ibig sabihin, pwede itong lagyan ng pin lock na anti-fog, mga sir. Kaya, marami siyang features para sa ano, ha? Less than 3,000 plus na pa helmet. Bilib ako dito, ha? Partida pa yan, mga sir, ha? Meron akong GoPro na naka-attach dito, pero meron pa rin pumapasok na hangin dito sa ano ko, chin ko. Hindi pa pala nakabukas yung sa taas. Buksan natin, yan. Okay din, meron din pumapasok na hangin sa taas. It cools down the top of my head. Kita nyo tong windshield ko sa harapan. So it directs all the airflow from my windshield papunta dun sa top of my visor. Kaya yan, nararamdaman ko lumalamig yung bumbunan ko, mga sir. Okay. Okay kaayo. Itong lugar na to, mga sir, ito ay tinatawag na Igay Road. Lugar to sa San Jose del Monte, Bulacan. Pag dumire-diretso kayo dito, papunta to ng Rodriguez Rizal, mga sir. Alam ko yung Montalban gagawin ng Rodriguez Rizal, eh. So, ayan, maraming riders dito, mga sir. Yes, sir. Kasi ito, kaya maraming riders tayo nasasalubong dahil yung Padre Pio na church nandyan. Pero hindi tayo pupunta doon. Dito tayo sa magubat na lugar ng San Jose del Monte, Bulacan. Wow! Maganda yung ano, ha? Silencing ng wind noise niya. Bilib ako dito sa helmet na to, ha? Wow! Ganda. Meron pa rin hangin, mga sir. Hindi naman ako sinasabing wala nang hangin na pumapasok sa helmet ko. Meron pa rin, pero minimal siya. Minimal na, kasi alam nyo bakit tayo bumibili ng magandang helmet, mga sir. Yung wind noise kasi, lalo na pag nag-e-endurance kayo or very very long yung travel, nakakadagdag yan ng pagod. Unwanted noise yan, mga sir, eh. Kaya kasama talaga sa pagbili ng helmet, lagi nyo titingnan kung may wind noise protection ba yung helmet natin, mga sir. Buksan na natin yung aking windshield, ha. Nagfa-fog, eh. Ganda ng lugar, di ba? Sabi sa inyo, may ganito kaming lugar dito, eh. Mamaya-maya, off-road na to. Lagot tayo. Pero mamaya, babalik na tayo. Actually, balik na nga tayo ngayon. At mahirap na, maligaw. Hindi ko pa napuntahan tong exactling lugar na to, ah. Helmet review kasama tour, ah. Pag bumibili kayo ng helmet, take nyo yung mga factors na to into consideration. Una, yung wind noise. Baka mamaya, yung helmet nyo, pagka-ingay-ingay pagdating sa expressway o pag nag-e-endurance kayo, sobrang ingay niyan, nakakadagdag ng pagod yon, mga sir. Okay, unwanted noise. Imbis na nananahimik ka sa loob ng helmet mo, ang ingay na hangin dahil kung saan-saan pumapasok. Itong helmet na to, mga sir, maganda yung pag-cancel niya sa wind. Bilib ako dito, kamura-murang helmet pero maganda yung quality niya. Pangalawa, mga sir,
Yung ito ah, nakaharang na yung GoPro ko dito, pero okay yung pagpasok ng hangin sa ano ko ah, chin ah. Believe ako dito sa helmet na to, mga sir. Uy, off-roading. Yung mga vents niya sa taas, sa kayo nandito sa chin, gumagana siya, mga sir. Okay. Okay na okay, mga sir. Sa mga aspiring vloggers naman, I suggest pwede niyong gamitin tong helmet na to, lalo na pag you're into budget helmets lang, mga sir. Kasi una, meron siyang communicator, meron siyang lagayan ng communicator. Pangalawa, meron siyang specific chin mount na gawa ni Hansi. Kaya very very good for aspiring moto vloggers out there. Para dun naman sa naghahanap ng extra alternate helmet, okay, maganda na to. Very very good. Para dun sa mga tropa kong naka big bike, kung ayaw nyong malaspag yung helmet nyo, bili kayo ng ganito kung dito-dito lang naman yung ride natin, mga sir. Para dun naman sa mga naka-scooter, naka-underbone, I think you can use this as your daily, mga sir. Pero sa presyo niya, bili kayong dalawa para palitan sila. Ganda ng lugar namin, no? Meron palang ikutan na ganito, no? Sa mga nanonood ng vlogs ko, yung mga taga rito sa Norte, North Caloocan, Valiches, dito na kayo mag-invest ng bahay, dito na kayo bumili. Okay dito sa lugar namin, mga sir. Very very good dito. San Jose del Monte, Bulacan. Yun, mga sir, ha? I've been riding the bike for about 15 minutes right now, pero it doesn't place any strain on my neck. Kasi magaan nga siya, mga sir. Tamang-tama lang yung weight niya. Yun, mga sir, just to wrap things up. Ngayon, mga sir, para tapusin tong vlog na to, would I recommend this helmet? Big yes. For the price, mga sir, for the quality, for the wind noise, mga sir, and especially it's very very vlogger friendly, mga sir. So yun lang, sa susunod na helmet ulit, mga sir. Yes sir, bye bye.